Okay, so this is the first module that we have. So this is what we call the philosophical perspective. And dito sa module na ito, pag-uusapan natin yung iba't ibang mga pilosopo at yung konsepto nila, pati yung mga theory nila about understanding oneself. Sino-sino ba itong mga ito at ano ba ang pagkakaunawan nila sa ating mga sarili yan. Pag-usapan natin yung mga yan. Okay, meron tayong mga learning outcomes dito sa ating module. We have 4. So number 1, we have to discuss and differentiate the concept as well as the theories that they have. We also want to compare. Ano ba yung pagkakaiba-iba nila sa isa't isa? And number 3, we want to examine the different influences, factors, and forces that shape the self. Ayan. Nakaka-apekto ba yung ibang tao? Nakaka-apekto ba yung sarili nating pag-unawa o sarili nating kaisipan sa ating mga desisyon sa buhay o yung pagkaunawa natin sa sarili natin? And lastly, we want to demonstrate critical and reflective thought in analyzing the development of oneself and identity by developing a theory of the self. Ang ibig sabihin nito, we want to know further by means of understanding the theory that being presented to you dun sa pagkakaunawa natin sa sarili natin. Yan. Ito yung question natin ngayon. Who are you? Kilala nyo ba ang sarili ninyo? Yan ang katanungan ng ating module sa umaga na ito. Sige, kung kayo ang tatanungin, yan, para sa ating graded recitation, pwede ninyong i-chat lamang yung inyong responses para at least I can have an idea kung sino ba yung nagpa-participate this morning, no? So, ano ba ang pagkakaunawa ninyo sa sarili ninyo? Kilala nyo ba yung sarili ninyo? Yan. So, kayo ba tatanungin? Oo o hindi? Kilala ba o hindi ang sarili? Sige, yung ano nyo lang, yung idea lamang din. Tapos babalikan natin yung mga sagot ninyo mamaya. Sir, ako po, kilala ko po yung sarili ko. Sir, ako parang hindi ko po masyadong kilala kung sino po talaga ako. Ganyan. Kasi po minsan parang hindi po ako yung nagde-decision para sa sarili ko po. Parang hindi ko po alam kung ano po yung gusto ko po at hindi ko po gusto. Ganyan. Parang mas nasusunod po yung ibang tao kaysa po dun sa sarili ko po. Ganyan. Kilala niyo ba yung mga sarili ninyo? Yun yung ating katanungan sa umagang ito. Okay, so you are hanging out with a friend. Yan, sinama ka daw ng iyong kaibigan sa isang meeting. Now, he tells you that he needs to meet with his classmates to catch up on a group project. Meron daw silang activity at samahan mo daw siya. Now, you join your friend kasi kaibigan mo siya. Sinamahan mo siya ngayon in his meet up with his classmates. Now, everyone waits for your friend to introduce you, yan, to the group, but he forgets to do so. Nakalimutan niya na ikaw ay ipakilala sa inyong sa kanyang mga classmates ngayon. After a few minutes, your friend excuses himself and goes to the comfort room. Yan. Magsi-CR muna ako, friend. Dito ka muna, ha? So we're sorry, but we didn't catch your name. Who are yan ang katanungan sa iyo ng mga classmate ng kaibigan mo. Sino ka daw? And you awkwardly say your name. Medyo mahihiya ka, syempre, kasi hindi mo kilala kung sino ang mga ito. At ang matindi, sino ka nga ba? Yun yung tanong ng ating mga classmate. Oh, kung kayo ang nasa sitwasyon ng taong ito, di ba? Parang napapangiti yung tuloy ngayon si ate. Sabi niya, sino nga ba ako? Kung kayo halimbawa, itong tao na ito, sino daw kayo? Paano nyo ipapakilala yung sarili ninyo? Kung kayo ang tinanong, ako po, anong ibibigay ninyong impormasyon sa mga classmate na ito? Sa mga classmate ng kaibigan mo. Sige nga, para sa ating graded recitation again, ano ang sasabihin mo sa mga classmate ng kaibigan mo? Yan, you awkwardly say your name. Ano pa ang ibibigay mong impormasyon sa kanila? Okay? Next, who are you? So usually in such a situation, you will say your name when asked, di ba? Sasabihin natin kung sino tayo, ano ba yung pangalan natin? Ito yung kasi yung label natin sa sarili natin, di ba? Simula ng pagkabata tayo, ito yung tinatawag na sa atin. O kaya minsan, yung palayaw o yung tinatawag natin na nickname. O maliwanag pa rin ba yung boses ni sir? O na, ano pa, nag-chachapi ba?
clear pa rin. Ayan. Okay. So ito yung sinasabi natin, no? Yung label na ibinigay sa atin nung pagkabata natin. Sino ba talaga tayo bilang ikaw na isang individual? Sino ka ba talaga? So your name is a label that identifies you and sets you apart from everyone else. Di ba nga kahit kambal kayo, yeah? Meron kayong sariling pangalan, di ba? Meron kayong individual identity. Sabihin natin magkapatid kayo, pero magkamukha kayo. Pero meron pa rin kayong own label, di ba? Sana all merong label, sir. Halimbawa po ako, ito yung pangalan ko, kayo, iba rin yung pangalan ninyo. At this name na meron kayo will identify who you are and all of the characteristics that is being integrated to that name. Yan, ayun yung magpapaliwanag kung sino ba talaga kayo. Kung kayo ang tatanungin, ano ba yung mga characteristics na meron kayo? Kayo ba isang mabait na bata? Kayo ba ay mabuting anak? Diba? Kayo ba isang mabuting mag-aaral o nag-aaral na mabuting estudyante? Ganyan, no? So these are the examples on how we can explain our identity. Okay? So yet, you know that question, who are you, does not get answered simply with label assigned to you by birth. So, ibig sabihin nito, kapag binigyan ka ng pangalan, so hindi lang nagtatapos doon yun. Siyempre, meron kang sariling personality, meron kang sariling mga hilig, meron kang mga gusto at mga bagay na hindi mo rin gusto. Diba? So you are more than just your given name. Diba? Kapag sinabi natin yung pangalan mo, siyempre hindi lang yung nagtatapos doon. Ano ba yung mga achievements mo? Saan ka ba nag-aral? Ano ba yung mga hilig mo? Ano ba yung mga ayaw mo? So, these things are associated to that particular name. Yan. So, nakukuha ba? Ngayon, magkaroon tayo ng idea. Paano natin ipinapakilala yung sarili natin? Diba, minsan nahihiya tayo pag tinawag tayo sa harapan. No? Sabi, oh, please introduce yourself. Minsan nahihiya pa tayo. Okay? So we have some questions here. How do you define yourself? How do you define the self? What characteristics make you unique? Oh, nandaw yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng uniqueness o pagkakakilanlan. So how has yourself transformed through the years? So, di ba, nung mga bata pa tayo o nung mga elementary pa tayo, iba yung gusto natin. Nung napunta na tayo sa high school, iba na naman. Nung college tayo, iba na naman. O nung senior high school tayo, iba pa rin. So what do you think will happen to yourself when you pass away? Kilala pa rin ba kayo ng mga magulang ninyo? Maaalala ba kayo ng mga kaibigan nyo? So these are the things or questions that we may ask kapag tayo ay nawala. So how has yourself transformed through the years and what the characteristics you have to make yourself someone you need, okay? For you, which questions are the most remarkable to answer? Diba? Siguro maaari, sabihin natin yung iba, sir, mas tumatak sa akin eh, yung parang tinatanong ako, ano ba yung mga unique characteristics sa akin? Kasi po, ako po hindi po ako gaya ng mga kapatid ko po, hindi po ako gaya ng mga kaibigan ko po, hindi po ako gaya ng mga parents ko po. Yung iba siguro, ganun yung pagkakaunawa. Kaya naman yung iba, maaaring sabihin na you want to explain or how you transformed through years. Sir, nung bata po ako, mahilig po akong magpiko. Mahilig po akong maglaro. Sir, nung bata po ako, nagbibless pa po ako sa magulang ko. Pero po ngayon, parang hindi na po masyado. Diba? Pag-uusapan natin yung mga yan kapag nag-explain tayo sa ibang module, particularly with the sociological perspective. Bakit nagbabago ang kabataan? O kaya yung bata tayo, nagbago tayo, nagdalaga at nagbinata tayo, nagbago na naman tayo. Yeah. Yung mga pagbabago na yan, pag-uusapan natin. And what have you discovered about yourself through this activity? Yeah. Meron ba kayong nakita o mas naunawaan sa inyong mga sarili? Ah, kaya pala, nung bata ako, mahilig ako sa ganito, ganyan. Pero ngayon, tumanda na ako, parang di na masyado. Ayan. So these are the things that we may have observed through time. Ayan. Meron bang gusto mag-share ng kanilang experience? Sir, ako po, nung bata po ako, mahilig po ako maglaro ng Yu-Gi-Oh. Ayan. Pero po ngayon, nakatago na lang po. O sir, ako po, nung bata po ako, mahilig po ako manood ng cartoons. Pero pinapanood ko na po ngayon, cartoons pa rin,
Pero iba na po ang tema. Ano pa yung mga napansin ninyong pagbabago sa inyong mga sarili? Sir, ako po, nung kabataan ko po, naku, napakasaya ko po talaga. Naglalaro pa po ako sa ulan. Pero po ngayon, naglalaro pa rin po ako sa ulan, pero iba na po yung konteksto. Mga ganun. So, ano yung mga bagay na napunawaan or nagbago sa sarili natin? Okay? Ngayon, pumunta naman tayo sa mga philosophers na they try to explain of how we can understand oneself through their concepts as well as their theories. Yan. O, nasusunod pa rin ba si Sir? Naririnig pa rin pa ako? Minsan kasi nagpuputol-putol tong internet ko eh. At susunod pa rin. Okay. So we have different perspectives, philosophers, nandiyan sila Socrates, sila Plato, sila St. Augustine, pati sila René Descartes. O, familiar ba kayo kay René Descartes? Yeah, sila John Locke, sila David Hume, Immanuel Kant, Sigmund Freud, the father of psychoanalysis, Gilbert Ryle, Paul Churchland, as well as Maurice Merleau-Ponty. Yeah, pag-usapan natin ang mga taong ito. Ano ba yung mga impluensya nila? Ano ba yung mga philosophies nila pagdating sa pag-unawa ng sarili? First, we have Socrates. O, familiar ba kayo kay Socrates? Di ba? Kapag nag-research kayo sa Google, hinanap ninyo, philosophy. O, malamang lalabas talaga si Socrates dyan. O, di ba? Ito yung bust niya. Itatawag natin na yan, yung mukha ni Socrates daw. Now, sabi ni Socrates, every man is dualistic with body and soul. Anong pagkakaunawa natin sa terminology na dualistic? From the word itself, dualistic. Ano kaya yun? Sige, kahit i-chat na lang ninyo yung response ninyo for additional points sa umagang ito. Anong sabi dun sa dualistic? Ano ang pagkakaunawa natin sa salitang dualistic? Yan, dalawang pagkatao, sir. Pwede daw, no? Ano pa? Dualistic. Dual. Ano pa yung isabi ng dual? No? Diba meron tayo tiyatawag na dual core? Mga ganyan. Dual. Having two identity. Wow, tanong pa talaga. Diba? Okay, so tama siguro yung ano natin, pagkakunawa natin. Tama naman yon. Dualistic, sir. Huwag mo na po kaming paliguy-liguyin. Dualistic, dalawa po. Meron tayong dalawang karakteristik, sabi ni Socrates. Meron tayong body at meron tayong soul. Ano yung body na meron tayo? At ano naman yung soul o yung kaluluwa sa Tagalog? Diba? Pag tumingin tayo sa salamin, sabi ni Socrates, yan ang tinatawag natin na body. Yung body, ano yung karakteristik ng body? Sir, pag sinabi pong body, di ba po ayan yung sexy na katawan, mga ganyan. Sir, kapag po body, yan po yung pinapakain po natin. Ibig sabihin, pag pinapakain natin yung body natin, syempre, kumakain tayo ng masusustansyang pagkain, kumakain tayo ng gulay, kumakain tayo ng prutas, tama ba? Oo o hindi. O thumbs up kung tama o hindi. Pinapakain ba natin ang katawan natin? Siyempre, papakain natin, paiinumin natin, paliliguan natin, di ba? Aalagaan natin. Kapag gising natin sa umaga, maghihilamos tayo o kaya magtutubrush tayo para malinis at presentable tayo sa harap ng ibang tao. Tama ba? Wala sagot. Wala sumang sagot. Tama ba? Opo o hindi. Yes po, tama po. Sir, naliligo po dapat. O kaya po, sir, nagtutoothbrush po dapat. Sir, kumakain po dapat. Tama po. Yung ibang hindi sumasagot. Sir, no comment. Yan. Kasi po, online class naman po. Hindi po tayo sure. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na characteristics ng body, sabi ni Socrates, no? Socrates believed that every man is dualistic, composed of the body and soul, and all individuals have imperfect and impermanent aspect. This is the body. Anong ibig sabihin ng imperfect? Hindi daw perfecto. Ano yung mga karakteristik ng katawan natin na nagsasabi tayo ay hindi perfecto o yung katawan natin ay hindi perfecto? Sir, number one po, kapag ka nagkasakit po kayo, yan. Hindi po perfecto ang katawan natin, kaya po humihina. O ano pa? Sir, kapag po hindi po nag-toothbrush o hindi po nagsipilyo, nabubulok po yung ngipin, hindi po perfecto ang katawan. O ano pa? Ano pa yung mga karakteristik para sa additional points sa inyong recitation ngayong umaga? Had flaws. Ano yung mga flaws na yan?
Okay, paliwanag natin ano yung mga kahinaan, ano yung mga bagay na, na sinasabi natin na hindi perfecto. Sige, kahit i-chat nyo na lang dito sa ating ano messages para sa additional points ninyo. Ang tao ba na mamatay o hindi? O, yun yung katanungan. So, yeah, we have different body shapes. Nakakalbo, sabi ni John Emmanuel. Hindi perfect. Sir, si Socrates po, hindi perfecto. Yan, napapanot po si Socrates. Changing attitudes po, pwede rin. Ano pa? Nagkakasugat. Sabi ni Paul. Sir, napapagod din po. Yan, lumalabo ang mata. Yan, kaka-cellphone mo. Yan, sabi ni Mama. Ano pa? O, diba, sabi yung ibang tao, nagkakasakit, namamatay. O, minsan, bumabaho kasi hindi nililigo. O yan, let's say for example, these are the things or characteristics na nagsasabi ang katawan daw natin ay hindi perfecto or hindi permanente. Yan, ibig sabihin, hindi permanente, hindi pang matagalan, hindi daw to pang forever. Mga relasyon ngayon, di ba? Parang minsan hindi na siya permanente. Minsan papalit-palit ng partner. Minsan ganito yung ano niya, girlfriend niya. Minsan ganyan yung girlfriend niya. Di ba ganon? Hindi siya permanente. O kaya naman sa mga bagay na nagpapalit-palit. Ano ba yung mga bagay na nagpapalit-palit? O yung damit natin, di ba hindi permanente, hindi forever. Na ganito yung damit natin halimbawa. O si, sino ba yun? Si, sa Pokemon, si Ash. Yung ano, yung trainer doon, yung bida. Di ba? Parang hindi doon napapalit-palit yung damit niya. So, hindi siya gaya nung damit ni Ash na permanente. Ganyan. So, impermanent daw yung katawan natin. Ano naman yung kabaligtaran ng body, sabi ni Socrates? Ito yung tinatawag natin na kaluluwa o yung soul. Sa lahat ng anime, sir, ganun ata. Hindi napapalit ng damit. O yung ano, yung scarf ni Mikasa, di ba? Hindi pinapalitan yung scarf ni Mikasa. Pag pinagpag mo yun, siguro dami alikabok yun. Next, yung kaluluwa o yung soul. Ayan. Sino dito yung mga naniniwala sa kaluluwa o hindi naniniwala? Sir, ako po, naniniwala po ako sa kaluluwa kasi naramdaman ko po yan kagabi lang po. Ganon. Kaya naman, sir, ako po hindi po ako naniniwala sa kaluluwa. Kahit po itinuturo sa akin na meron daw pong kaluluwa, never po ako naniwala dyan. So these are the perspectives that we have. Maaaring naniniwala or hindi tayo naniniwala sa kaluluwa. Depende sa take natin or sa perspective natin. O kayo, tatanungin, kayo ba ay naniniwala o hindi sa kaluluwa? Siguro tatanungin natin yung mamaya doon sa ating activity. Yeah. So sabi ni Socrates, meron tayong perpekto at permanenteng aspeto. Ito tinatawag dati na kaluluwa o yung soul. Yeah. Okay. Sabi ni Socrates, meron tayong soul o yung kaluluwa. Now, according to Socrates, the world is composed of physical and mental things. This is the basis of the concept of duality. Meron daw tayong dalawang magkaibang mundo. Meron tayong physical world at yung mental world. For the mental things. So, di ba parang ghost fighter? Sino yung nanonood dito ng ghost fighter? Meron doon tawag dito yung mundo ng mga tao at yung mundo ng mga espiritu o kaluluwa yata yun. Parang ganun yung konsepto. O kaya naman sa tawag dito. Ano pa ba yung mga ibang example na ganito? Halimbawa, sa Bible, di ba, sabi meron daw mundo. Ito yung tinatawag na tinitirhan natin ngayon. At meron ding, sabi ng classmate natin, parang sa bleach din. Ganyan. Sa Bible, di ba sabi niya, meron daw tayo tinitirhan na ano lang, parang hindi siya permanente, ito yung mundo. Tapos kapag ka namatay tayo, kaya kapag tayo ay maliligtas o mapupunta sa langit, so yun, mapupunta tayo dun sa mundo, dun sa mundo na yun. Okay. So this is the basis of the concept of duality of the self. O, nasaan ang katawan? Nasa physical or nasa mental world? O nasa mental, for the mental things? Diba? Yung physical, nandun tayo yung katawan natin, nandun yun sa physical. Yung mental, para yun dun sa soul. Now, the body is a physical thing which is imperfect and impermanent. Again, it may be physically present today. O maaaring nakikita nyo yung katawan nyo ngayon, mamaya nandyan yung kamay ninyo, nandyan.
yung mukha ninyo nandiyan, yung katawan ninyo nandiyan. O sino nanonood dito ng ano, yung sino nga ba yun? Yung sa Demon Slayer, yung isang Hashira doon, di ba naputulan siya ng kamay? Di ba nag-ano siya doon, nakikipag-espadahan siya doon sa demon. O ngayon, nung naputol yung kamay niya, o wala na. Kasi hindi perpekto yung katawan ng tao. Ay, namamatay ang tao, mahina daw, sabi ng mga kalaban na ang katawan ng tao. Kaya, kung gusto mo, magpa-convert ka na lang daw sa kanila. Sabi ng demon doon. Ngayon, ayun yung karakteristik ng katawan natin, hindi siya permanente. O sabi nga dito, it may be physically present today, but changes through the years and will decay upon death. O, ano ibig sabihin ng decay? Diba? Nabubulok. O parang basura lang pala, no? Nabubulok sa hindi nabubulok. Decay upon death. So, it will be gone from the face of the earth forever. Diba? Kapag ka namatay na, syempre, ililibing na tapos wala na. Yeah, mabubulok na lang siya doon. Ito yung characteristic ng body natin according to Socrates. So the body is a physical thing which is imperfect and impermanent. Again, when you look at yourself in the mirror and notice the wrinkles starting to form on your forehead. Yeah, nakita mo, nagkukulubot na daw yung forehead mo. So that is your body manifesting its impermanence. So ibig sabihin nun, sir, sa lingko po, ang ibig sabihin po niya, tumatanda po ang tao. So the body is separate from the soul. Ah. What we see on the mirror is our bodies alone. Hindi natin nakikita yung soul. Tinuturo din sa atin yun, yung kabataan natin, di ba? Yung kaluluwa. Kapag daw ipinagdasal natin, o kaya naman, pumasok tayo dun sa tunay na religion, maliligtas daw yan, o kaya mapupunta sa langit, mga ganyan. Meron tayong mga konsepto ng ganyan sa religion. Now we also have the soul is a mental thing and is permanent. So it exists and manifests in the body today but separates when the body leaves the face of the earth. So ang ibig sabihin daw nito, pag namatay ang isang tao, nawala yung naputulan na siya ng hininga, yun yung term, you know? Nawala na siya ng buhay, yung kaluluwa niya magse-separate dun sa katawan ng tao. And this one reason why there is a belief that one continues to be present even after death. No, diba? Tayo ay mabubuhay ng magpawalang hanggan. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Yun yung soul. So since the soul is mental, it can exist even without the physical body. Kaya daw mabuhay ng soul. Kaya ng soul na mag-exist na mag-isa. Hindi pala mabuhay. Kaya mag-exist ng soul na mag-isa kahit wala yung physical body. So, yan halimbawa, maaaring yung kaluluwa nung nasa paligid lang natin. Yun yung sinasabi ni Socrates. It can exist even without the physical body. Yan. Ngayon, punta naman tayo kay Plato. Now, Plato suggests three concepts of the soul. Yung kaluluwa daw natin, meron niyang iba't ibang characteristic. We have the rational, spirited, and appetitive soul. Yan. Yung rational soul, it governs the reason and intellect. Ito yung talino na ginagamit natin, yung pag-iisip na ginagamit natin. The spirited soul naman, this takes charge of our emotion. Diba? Pag nagagalit ka, halimbawa, kinokontrol mo yung emotion mo. And nagalit ka sa classmate mo kasi kinuha niya yung ballpen mo. Kinontrol mo yung emotion mo. Nag-away kayo ng girlfriend or boyfriend mo. Kinontrol mo yung emotion mo. Ito yung sinasabi natin na spirited soul. Pag sinabi naman nating appetitive soul, it has something to do with our basic human desire. Ano-ano mga bagay na ito? Basic human desire, syempre, kailangan nating kumain, kailangan nating uminom, kailangan nating huminga, di ba? Yung iba, kailangan makipag-sex kasi this is for the reproduction of human lives. This is what we call the appetitive soul. So when you are able to justify why you need to continue pursuing a college degree to your parents, that is the rational concept of the soul helping you out. Diba? Gusto mong matuto, gusto mong makapagtapos ng pag-aaral, mami, bakit hindi mo ko pinapadala sa school? Yan. Nagtatanong ka ngayon, dalhin mo po ako sa school, gusto ko pong matuto. Yan. Magpakabit na po tayo ng internet kasi po online class po kami. Rational soul natin yan. So when you are able to contain your feelings and argue on the topic with a logical perspective, that is your spirited soul. Soul taking charge of your emotion. Nagbibinatahan si sir. Okay. So ito yung pag-control natin sa sarili natin. So can you give some example on how you utilize
your spirited soul, diba? Limbawa, sir, ako po overwhelmed na po ako sa trabaho o overwhelmed na rin po ako sa mga activities po sa school. Kinokontrol ko po yung emotion ko po sa pamamagitan ng ganyan. So, I tend to control of my emotion po. Ganyan. Kaya naman, sir, marami po akong ginagawa sa school pero I tend to organize my things, no? Para po hindi po ako naguguluhan sa mga ginagawa ko po. Maaaring rational soul natin. Oh, ito naman. So basic need, no, sabi ni Plato. When you feel unsupported in your desire to pursue higher education, it is your appetitive soul asking to be satisfied. Just like any other basic needs na nabanggit natin. So yan ha, nabanggit natin sila Plato and Socrates. Yan. Nandito pa rin tayo sa konsepto ng dualism at pag-uusapan pa rin natin yung mga philosophers sa mga susunod na ano na slides yan. Kala nyo sa susunod na meeting. Next, we have St. Augustine. St. Augustine, the soul can be immortal through the communion with the divine. Sir, ano pong ibig sabihin po niyan? Yan. Ang kaluluwa daw natin ay mortal. Maaring mamatay yung kaluluwa natin. But, pwede rin siyang maging immortal. Merong kondisyon. Ano daw yun? Through the communion with the divine. Kailangan mong makipag-isa sa gumawa sa iyo. Yung tinatawag natin na divine being. Ito yung paniniwala na St. Augustine. Meron ba itong mga agnostiko, yung tinatawag natin na hindi naniniwala sa divine being o yung tinatawag natin ng mga atheists, hindi sila naniniwala dun sa existence ng ganitong divine being. Meron ba? Oh, sige. So, maaari, sabi ni St. Augustine, na maging immortal yung katawan natin ay yung tinatawag natin na kaluluwa kung makikipag-isa ka dito sa divine being na to. St. Augustine viewed the dual nature of the self in the context where one is imperfect and immortal. Lahat daw tayo imperfect o hindi tayo mortal lamang. That the soul is capable of immortality through the communion with the Christian God. Eh sir, paano naman po kami? Iba po yung religion namin. Again, this is just a perspective of St. Augustine. Paniniwala niya ito yung theory niya. Now, the body while on earth will live in virtue, yearning to be with the divine. And the soul will commune with the divine in the eternal and perfect afterlife. Eh, kapag nakipag-isa tayo, dun sa Diyos o dun sa divine being na ito, maaring yung buhay natin afterlife will be perfect and eternal. Okay? Punta naman tayo kay René Descartes. Now, René Descartes viewed the dual nature of self where the mind is a thinking thing that makes a man the body as a mere machine. Diba? Sabi ni René Descartes, yung katawan daw natin parang sasakyan lang yan. Tapos ang driver yung mind natin, yung pag-iisip natin. No? Cogito is the mind enabling our fundamental existence. The body is just its extension. No? Diba? Siya yung nagpawusin ng ano, ng cogito ergo sum. I think, therefore, I am. From this, René Descartes searched and proved the completely true statements derived, I am thinking and therefore I exist. O sa kanya galing, itong term na to, I think, therefore, I am. O yung tinatawag natin na cogito ergo sum. Yan. Sige, panoorin nga natin itong video presentation natin ito. No? Share your thoughts on these statements. To doubt that you are thinking is a thinking itself. Diba? Lalong mag-isip talaga nitong si René Descartes. To doubt that you are thinking is thinking itself. Nag-iisip ka ba? Parang tinatanong mo yung sarili mo. Nag-iisip ba talaga ako? Diba? Ngayon, nag-iisip ka ako, nag-iisip ka ba talaga? Patanong patuloy. The mind can exist separately from the self. Totoo ba yun? Na yung mind natin can exist separately from the self? Alam, ano ba yung tinatawag na ano, parang astral projection ba tawag doon? Yung ano, yung kaluluwa mo maglalakbay sa ibang dimension habang ikaw ay natutulog. Tama ba yung astral projection na yun? Parang yung kaluluwa natin may sariling buhay at iiwanan yung katawan doon sa ano, doon sa higaan, mga ganyan. So God is a perfect being. Okay? So ano yung mga paniniwala natin sa mga bagay niya? Ngayon, panoorin naman natin itong video presentation na ito.
Naririnig po ba? But who is Descartes? Descartes was a 17th century French philosopher who is considered to be the father of modern philosophy and is famous for his quote, cogito ergo sum. I think, therefore, I am. But why did Descartes say this in the first place? Was he just stating the obvious? Does this saying have some deeper meaning? Was he the first Frenchman to realise that he was thinking? To find the answer to these questions, we first have to take a look at something called global scepticism. Global scepticism is the idea that all beliefs can be doubted. This even includes beliefs which to many of us would seem odd to doubt, such as I have a body and 2 plus 2 equals 4. A global skeptic is certainly not someone you would want to eat lunch with. Descartes disagrees with global skepticism and sets out to prove that we can be certain about what we consider to be true. To start, Descartes wonders what would actually give him reason to doubt all of his beliefs. He concludes that it would take an all-powerful evil demon whose sole purpose is to trick him into thinking that all of his beliefs are true when really they are not. Given the almighty power of the demon, he even deceives Descartes on beliefs that are considered to be more secure. For example, all squares have four sides. In order to show that we can be certain about our beliefs, Descartes states that he must prove that without a doubt, the demon does not exist. Descartes begins this by moving all beliefs that he has off the table of certainty and into the bin, assuming that they are all false because they are created by this evil demon. In other words, he denies his entire existence and the existence of everything else in order to start afresh, but this time only adding beliefs to the table that he can truly be certain of. After some thoughts, such as, I am hungry, I wish there was some food on this table, Descartes concludes that he can only be certain of one belief, and that is, I am thinking. This is because nothing, not even an all-powerful evil demon, can make him doubt that he is thinking, since to doubt that you are thinking would be thinking in itself. From here, Descartes now reasons that because it is true that I am thinking, then it must also be true that I exist. After all, my thoughts must come from somewhere, Descartes would say. Therefore, at this moment, we can only be certain of two beliefs, which are I am thinking and I exist. Hence the famous quote, I think, therefore I am. Monsieur Descartes now considers how he could further add to the table of certainty. After a painfully long think, Descartes finally figures that the belief the mind can exist separate from the body can also not be doubted. He comes to this conclusion by realising that his conscious collection of thoughts and feelings can be considered a separate entity to his body, given that he can conceive that he is thinking and that he exists before he has proved that he even owns a body. Basically, Descartes is saying that the mind is a thinking, non-physical thing, which is completely different to the body, which is a physical, non-thinking thing, therefore meaning that they can exist without each other. However, so far, Descartes has only proved that he is a thinking thing, and has not yet shown that his perceptual beliefs are without a doubt, therefore meaning that Descartes cannot even be sure that there exists any physical objects or anything other than himself exists at all. It could be the case that Descartes is just a collection of thoughts that has no body, and that the demon is just deceiving him into thinking that the whole world around him that he senses is real, when really it is not. A modern example of this could be related to the Matrix. How do you know that the world you are sensing really exists and you're not just plugged into a supercomputer that is manipulating your thoughts by making you think that the world it has created is real? Don't worry, because Descartes has the red pill to this problem. This is because, while trying to build upon the beliefs that he can so far be certain of, Descartes finds the concept of a perfect being, aka God. God, being a perfect being, has perfection in all of his qualities, therefore being all-powerful, all-knowing and all-good. René Descartes then furthers this point by questioning whether the concept of a god is a reliable one to hold. In other words, he is questioning whether such a being actually exists. To start, Descartes notes that he himself is not a perfect being. After all, he is capable of making mistakes and is not at all-knowing. Descartes then reasons that because he is imperfect, he could have not conceived of perfection himself, since perfection can only come from perfection, therefore meaning that the god he conceives of must be the source of this concept. Get ready to take that red pill, because Descartes now finally concludes that as God is all-knowing, all-powerful and all-good, he would not allow the existence of an evil demon that deceives Descartes into sensing a role that is not real. The existence of God also now allows Descartes to justify many other beliefs that he has had, therefore allowing Descartes to restore those beliefs that he had previously chucked into the bin back onto the table of certainty. Descartes thus concludes that the demon does not exist, and that he can finally be certain of many fundamental beliefs that he has, therefore showing that global skeptics are wrong to think that everything can be doubted.
However, if Descartes had lived long enough to hear the responses of John Locke, David Hume, Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, Bernard Williams, Søren Kierkegaard, Pierre Gazon, and many others as they tore apart his work, the foundation of all his certainty, then maybe he would not have been so assured. Thank you for watching Total Philosophy. I hope that you enjoyed the video. If you want to see more videos like this, then please subscribe to my channel.